Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Rigondo at ang bigating laban ni Santisima. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So napabilib nga po ang Cuban boxing legend na si Guillermo Rigondo sa ating pambato na si Vincent Astrolabio. Matapos siya nitong pabagsakin sa round 8 ng kanilang bakbakan itong linggo lamang sa Dubai, na siyang nagbigay daan upang makuha ni Astrolabio ang isang matinding upset win via unanimous decision sa score ng tatlong judges na 95-94. Ayon sa coach ni Astrolabio na si Nonoy Neri ay hindi daw nagbigay ng kahit anong excuses si Rigondo. At bagkus tinanggap nito ng buong buo ang kanyang pagkatalo at pinuri pa ang ating kababayan. Ayon umano kay Rigondo ay malakas, mabilis at mautak daw itong si Astrolabio. Marunong daw kasi itong mag-cut upang basagin ang kanyang depensa. Bukod dyan ay magaling daw mag-block ng mga suntok si Astrolabio. Dagdag pa ni Neri na masayang masaya din daw si WBO Bantamweight World Champion Gianriel Casimero sa panalong nakuha ni Astrolabio, kung saan nag-message pa daw ito upang batiin lamang ang bantamweight prospect na ito. Paliwanag din ni Neri na malaking tulong daw talaga kay Astrolabio ang mga naging sparring session nito dati sa mga matitibay na Pinoy fighters, kagaya ni Jerwin Angcajas, Marlon Tapales at Aston Palikte. Marami daw talagang natutunan si Astrolabio sa mga ito. So dahil nga dito ay maliwanag na mas bumilib si Rigondo kay Astrolabio kaysa kay Casimero. Dahil kung matatandaan natin ay noong maglaban si Rigo at Casimero, ay hindi man lang pinuri ni Rigo ang angas ng Pinas pagkatapos. At bagkus sinabi pa nitong shadow ang dapat na panalo kasi hindi daw nagawang basagi ni Casimero ang kanyang depensa. Habang ngayon naman ay pinupuri niya si Astrolabio. Well mga idol, hindi naman natin pwedeng ikumpara ang naging performance ng dalawa kontra kay Rigondo. Kasi sa laban niya kay Astrolabio ay talagang nakipagsabayan siya. Nagsimula lang itong tumakbo ng tumakbo noong siya ay nakatikim na ng knockdown. Habang kay Casimero naman ay simula round 1 pa lang ay todo takbo na talaga ito. Kung nagkataon lang na nakipagsabayan din si Rigondo kay Casimero gaya ng ginawa niya kay Astrolabio, ay walang duda na hindi naaabot sa desisyon ang laban kapag natamaan siya ng solid ng angas ng Pinas. Pero ganun pa man nga po ay hindi na ito mahalaga. Dahil ang importante ay parehong nanalo ang dalawa nating pambato sa Cuban legend na ito. Tanging si Casimero, Astrolabio at Vasily Lomachenko pa lang ang nakakatalo kay Rigondo sa kanyang professional boxing career. Sa kabilang banda naman mga idol ay sa linggo na din gaganapin ang bigating laban ng isa pa nating pambato na si former world title challenger Gio Santisima, kung saan makakatapat niya ang napakatibay na si Joette Gonzalez na isa ding former world title challenger. Para sa mga hindi nakakaalam ay parehong tinalo ni WBO featherweight world champion Emmanuel Navarrete si Gonzalez at Santisima. Subalit nahirapan talaga ng husto si Navarrete kay Gonzalez. Habang si Santisima naman ay dinumina nito sa kanilang bakbakan dalawang taon pa lang ang nakakalipas. May record si Gonzalez na 24 wins with 40 knockouts at 2 talo. Habang si Santisima naman ay may 21 wins with 80 knockouts at 3 talo. Magsisilbing co-main event ang kanilang sagupaan para sa bakbakang Jose Ramirez versus Jose Pedraza. Kaya naman suportahan po natin si Santisima dito, lalo pat ito ang magbibigay daan sa kanya upang muling magkaroon ng pagkakataon na makalaban sa isang world title fight. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.